tayo personally when it comes to talking to our irrigators association. These are the farmers na matagal nang may mga hinaing o humingi ng tulong, no, na ginagawa po natin ang paraan. Disgrasya at buhay po nagiging kapalit na po. Kung kaya't ang kailangan po natin ay gumawa ng maraming lalagyan. Logic lang po yan. Kapag tayo po'y nasa bahay, kapag umapaw ang tubig, maghahanap tayo ng balde o batya na maglalagyan. Ganun din po ang gagawin ng inyong pamahalaan. Na yan po yung direction natin na we will come up with more dams that will contain this water para ho sa tag-araw may tubig po tayo. And of course, yung impounding area natin ng mga tubig, eh pinag-aaralan din po namin para ho i-propose natin na maging mandatory natin na magkaroon ng mga impounding area ng tubig natin all over the country. Hindi lang po mga dams, pati yung maliliit na mga impounding natin, eh gagawin po natin. So wala pong naaasahang epekto doon sa pagbaba ng hangat na wala pong sa irrigation po natin, wala magiging epekto ngayon? Wala naman po. Sa ngayon, wala pa pong reported sa atin na meron pong magiging epekto. Basically, nakikita nga natin tuloy-tuloy ang pag-ulan, no? Mas nagiging epekto pa itong mga pagbaha. But again, we will look into it and try to see to it na talagang hindi maapektuhan yung ating mga magsasaka. If you will notice, no, kapag mayroong patuhang sirang mga irrigation canals, eh dati-rati abutin ka ng ilang buwan, ilang taon bago ma-repair. Ngayon po, ang ginagawa natin, eh in-introduce na po natin yung technology of using the HDPE liner. No po, ito po yung parang goma at plastic na pinagalo na nakalatag doon sa sirang parte ng ating irrigation system para makapag-deliver muna ng tubig. Then after that, tatanggalin, magre-repair ulit tayo. Then kapag kailangan uli ng tubig, tatakpan uli. Tapos padala tayo tubig. So these are the things na simple things na pwede natin gawin para lang masiguro huwag mamatay yung mga pananim ng ating mga magsasaka. And of course, hands-on din po tayo personally when it comes to talking to our irrigators association. These are the farmers na matagal nang may mga hinaing o humingi ng tulong, no, na ginagawa po natin ang paraan. Nag-usap na rin po kami ng Department of Agriculture yung farm to market road po. E tutulong na rin po ang NIA kung saan dati-rati po kapag gumawa tayo ng service road, 4 meters. Ngayon po, pinag-aaralan namin na gawin itong 5 to 6 meters na para masigurong may daanan pati track para ho sa mga inani ng ating mga magsasaka.